hinatulang guilty beyond reasonable doubt sa kasong bribery o panunuhol si Senador Jinggoy Estrada, pero acquitted naman siya sa plunder, no? Konektado ang plunder case sa umano'y pagbubulsa ng halagang 183 million pesos mula sa kanyang pork barrel. One count ng direct bribery at two counts ng indirect bribery ang ipinataw sa kanya. Batay sa desisyon ng Sandigan Bayan na established na nakatanggap ng suhol si Estrada na may halagang 1 million pesos. Parehas may parusang kulong at ang nasabing mga kaso at pinagbabayad din siya ng 3 milyong pisong multa. Kabilang din sa mga parusa kay Estrada ang suspension mula sa public office. Mananatili siyang malaya hanggat ongoing ang kanyang mga apela. I am so surprised since based on the information sheet, there was no bribery or indirect or direct bribery filed in the information sheet. It is only the case of plunder. And I have been already acquitted. I have been exonerated of plunder. And I will ask my lawyers to exhaust all legal remedies, all legal options available for me. But then still, I believe in our justice system. Senate President Migs Zubiri na hanggat hindi pa final and executory ang hatol ay kay Senador Estrada, pwede niyang ituloy ang trabaho bilang senador. Ayon naman kay Senate Majority Leader Joel Villanueva, nirerespeto ng liderato ng Senado ang naging desisyon ng Sandigan Bayan. May karapatan daw si Estrada na gamitin ang lahat ng legal remedies kaugnay sa hatol sa kanya. Nanawagan naman ang half-brother ni Jinggoy na si Senador JV Ejercito na galangin. Ang naging desisyon ng korte, ipagdarasal niya raw si Jinggoy at ang pamilya nito. Ayon naman sa anak ni Senator Jinggoy na si Yusek Janela Ejercito, nakahinga sila mula sa mabigat na dalahin ngayong napawalang sala na sa kasong plunder ang kanyang ama. Samantala, ipinagtataka ni dating Senadora Laila De Lima ang naging desisyon ng korte kaugnay ng kasong plunder. Giit niya, matibay ang kaso na isinampa laban kay Estrada noong 2014. Si De Lima ang Secretary of Department o Secretary of Justice ng isampa ang kasong plunder laban kina Estrada kaugnay ng pork barrel scam.